sa justisya sa Pinoy Legalize. Pinoy Legalize. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome muli sa ating mga kababayan sa mga panig na bansa at buong mundo. Welcome sa ating programang Pinoy Legal Minds on a Saturday morning. Magandang umaga rin sa ating pinakamamahal at buting pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Maraming salamat po, Pastor, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maging bahagi ng programang ito. Ngayon po ay January 20, 2024, dito sa panatutunang magbibigay sa atin ng kaalaman at magtuturo ng karapatan batay sa batas. Sa ngala po ni Kapartner MJ Mondihar, ako po si Kapartner Jade Calabroso. Live na live po tayong napapanood na muli sa ating himpilan via SMNA News Channel nationwide at napakikinggan na rin tayo sa lahat ng Sunshine Radio Station sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga social media streams sa Facebook page ng Pinoy Legal Minds, Sunshine Media sa YouTube at maging sa Rumble.com. And as usual, makakasama natin sa programa ito, Servisyo Publiko hatid ng SMNI, ay ating mga kapartner, walang iba, si Kuya Mark at Miss Lala. Magandang umaga sa inyong dalawa, ma'am at attorney. Yes, magandang umaga sa lahat. Ako po si Lala Vinzon. Muli kami nagbabalik. Magandang umaga sa mga manonood natin. Of course, our loving pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Thank you for watching. And of course, sa lahat po ng mga followers natin sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa Rumble, ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. And sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. And Jade, Lala, yes, welcome back sa lahat po ng mga followers natin, mga televiewers sa radio, sa TV. Bumalik na ngayon. Bumalik na! We're finally back. SMNI, the improved version ng SMNI, bagong SMNI, nandito na ngayon, babalik in the name of public service. Oh, ano bang status ng SMNI pala ngayon, Kuya Mark? Ah, yes, of course, na may sabi nila, na-suspended daw. Oh. Yes, nirespeto natin yung proseso. Mm. We tried our best as much as possible to respect and to cooperate. Yung suspension kasi 30 days yun. Oh. Immediately executory 30 days. Natanggap natin yung order nung December 21. So, binilang natin yung 30 days. After 30 days. Natapos nung January 19. Mm. Kasi 31 days ang December. Mm. So 19, so today, January 20, nag-start na ang SMNI. So tapos na yung suspension nila. And second, yung pag nag-file din tayo ng sagot na sa NTC, kasi nag-file tayo ng motion for inhibition that we receive it na denied nila. So we will file a motion for reconsideration sa motion to inhibit. Kasi bakit nag-inhibit? Nag-file tayo ng motion to inhibit. Mm. Sila ang judge, sila ang piskal, sila ang complainant. 3-in-1. O, parang kape na 3-in-1. So, nag-file tayo ng motion to inhibit, dinenied na nila. Mm. So, we will file again a motion for reconsideration. And yung nag-file din tayo ng answer kahapon. So, hopefully, natanggap ng NTC kahapon yung sagot natin sa payatang nila na... Kasi nag-file din tayo ng bill of particulars kasi hindi namin alam kung ano talaga ang violation. Oh. We are asking na for clarification, ano ba yan? Para masagot natin ng klaro. But dinenied nila yan. So we tried, based lang sa understanding namin, nag-file tayo na yung legal team ng SMNI, nag-file din ng answer kahapon. Mm. At asahan natin tuloy-tuloy na ito. Tuloy-tuloy yan. Oh. So hopefully tuloy yan in the name of public service. I'll assure you, mananalo ang SMNI. At para naman sa ating mga kababayan, kung meron po kayong mga katanungang legal, lalo na kung may kinalaman po sa paksa natin sa araw na ito, aba, tumawag po kayo, mag-text sa ating mga hotline number na naka-flash po sa inyong mga screen o magpadala din kayo ng mensahe via sa ating social media live streaming. Miss Lala, ano ba ang paksa natin na ngayong umaga? Pero bago yan pala, Miss Lala, si Attorney Martin, si Kuya Martin, nasa likod dito nga kaso ni Miss Tony Fowler. Yes, exactly. I used to be the lawyer. The lawyer tayo ng kapisanan ng social media ng Pilipinas, yes, na may resolution na ang fiscal's office na may probable cause for violation ng obscene publication against Miss Tony Fowler. So naakyat na sa court. The court issued already a warrant of arrest. Then kahapon, nag-bail na si Miss Tony Fowler ng 120,000 bail. So, tuloy-tuloy na yung kaso na yan. So, that's why, sabi ko nga, yung kapisada ng social media, we're acting like the watchdog of the cyberspace ng Pilipinas. Lalo sa mga obscene publication. So, example pa lang yan, isa pa lang yan, but may mga hinintay pa tayong mga resolution. Like,
like yung mga A-listers ng Viva Max na doon yun. Mm-hmm. Then yung kay Pura Luca and the other na mga dinimanda ng kapisanan. And lawyer lang po tayo niyan. Hindi ako complainan. Yes. Abogado tayo niyan. Walang personalan. So, walang personalan na ha. So, ginagawa natin yung trabaho natin bilang abogado. And sana sagutin ng nila kung naniniwala sila na wala silang kasalanan, in a proper venue, sagutin nila yan sa korte. At napakaganda nito, Miss Lala at Kuya Mark, dahil may kaugnayan itong mga kaso nito sa tumpiko natin. Yes, ang paksa natin ngayong umaga, ano ba ito, Miss Lala? Tamang-tama, dahil yung tatalakayin natin ngayon ay yung separation of the power of church and state. Also and the state. Yes, and to what extent ang kanilang mga rights and privileges. Ngayon, Kuya Mark, ano-ano ba ang mga guarantees na sinasaad sa ating saligang batas tungkol sa relihiyon? Oh, ito yung tinatawag na freedom of religion. So ano yung tinatawag na freedom of religion? Kasi if you read yung ating saligang batas, MJ, Lala, what is the freedom of... Jade. Ah, no, sorry, Jade. Sorry, Jade. Kuya. Kamukha kasi si MJ. So it's Jade and Lala. So ano yung tinatawag na freedom of religion? Sabi ng batas, ha? No law, walang batas na dapat ipasa respecting a religion or the prohibiting the free exercise thereof. Dapat walang batas na magbibigay ng respeto sa reliyon, but and also no law prohibiting religion. Ibig sabihin, dapat hiwalay ang state and yung ating reliyon. Oh. That's why may word na ginamit sa batas yung tinatawag na non-establishment clause. Oh. Ibig sabihin doon, there's the enjoyment of religious freedom and profession without any discrimination or preference shall forever be allowed. So ibig sabihin, may forever in religion. Ayun. Ibig sabihin, the right to believe, the right to exercise one's belief shall forever be allowed. Dapat hindi ipagbawal yan ng ating government. Or dapat ang ating gobyerno hindi hadlang sa ating paniniwala. In fact, nakalagay po sa ating saligang batas, there should be no religious test in the exercise of a civil and political rights. Ang ibig sabihin doon, dapat walang batas ang sasabi na dapat Kristiyano ka lang bago ka makaboto. Dapat Muslim ka lang bago para ka makaboto. Walang ganun. Kasi separation of church and state, there should be no religious test in the exercise of a civil and political rights. Ayun. Yun yan. Eh, ano naman po ba ang non-establishment clause? Ang non-establishment clause, this is one of the constitutional principle. You will know this if you enter law school, lalo na pag first year law school ka, yung tinatawag na non-establishment clause. Ang ibig sabihin doon, dapat walang batas na mag-recognize na may preference tayo sa isang reliyon. Dapat ang ating gobyerno hindi dapat mag-establish ng reliyon. Walang state religion, walang ganun. Kasi bawal ang state mag-establish ng reliyon, bawal ang state na magbibigay ng preference or discrimination sa isang reliyon. That's why, ano yung mga example ng mga non-establishment clause? Ano-ano yung mga halimbawa ng non-establishment clause? Very clear yung halimbawa. Ang halimbawa niyan, for example, bawal ang reliyon mag-establish ng isang political party. Oh. Di ba? So, of course, may mga indirectly meron yan. Mm-hmm. But in reality, walang reliyon, walang political party based on religion. Mm-hmm. So, in fact, yung mga sectoral representation, mga party list, wala ding reliyon na mag-establish ng isang political party directly. But of course, the members of the religion can support a party. Or pwede din, attorney, na baka pumasok sa politika, sa gobyerno, maging opisyal. Pwede ba yan? Pwede yan. From religion. But ang sabi lang na batas, bawal ang isang reliyon maging political party. Ayun. Bawal ang reliyon maging isang party list. Bawal yan. But of course, the members of the religion can support a presidential candidate, pwede yan. Walang problema, hindi bawal yan. Oo. Kasi kahit na Kristiyano ka, Pilipino ka pa rin. Mm-hmm. So you can vote, pwede ang isang head ng religious sect can endorse a political party, a candidate. At nangyayari yan. Nangyayari yan. So hindi bawal yan. Oo. Ang bawal lang, ang isang reliyon mag-establish ng isang political party. Yo. Ang isang reliyon mag-establish ng isang party list system. Yun yan, bawal. And third, dapat ang public funds
should be used for public purpose. Dapat ang public funds or public property shall not be used for religious purposes. Ang ibig sabihin doon, hindi pwede na mag-appropriate ng funds si congressman worth 10 million pesos para ipatayo niya ng kapilya. Bawal yan. O ipatayo niya ng simbahan. Bawal yan. Kasi sabi ng batas, public funds should only be used for public purpose. It should not be used directly or indirectly for religious purpose. So, bawal ang kwarta ng ating gobyerno, Jade, bawal gamitin for religion. Bawal establish ng reliyon, bawal ipatayo ng simbahan, bawal yan. Bakit? Public funds should only be used for public purpose. Pero papaano, attorney, Kuya Mark at Ms. Lana din, yung isang reliyon ay papasok sa isang government agency, magpapalaganap lang ng mensahe doon. So, for example, sa Bilibid, nangyayari ba yan? Yung may mga nagpapahayag, nagpapalaganap ng mensahe, mga salita ng Diyos. Ayos, pwede naman bawal yan. May mga religious organization na pupunta sa mga kulungan, nagbibigay ng counseling free. Walang nilalabag yun. Walang paglalabag yan. In fact, may isang... in fact, for example, you are a priest, Catholic priest ka, may mga pwede ka maging chaplain. Chaplain. That's part of freedom of religion. That's part of freedom of religion. But chaplain ka, pari ka, pastor ka, but same time, colonel ka sa Armed Forces of the Philippines. So may sweldo ka. Pero sweldohan ka dahil sa dinadasalan mo ang lahat po na lahat ng members ng Armed Forces. Yun yan. So, colonel ka, may uniform ka, may mga star ka pa dyan. But, chaplain ka, colonel ka, so may sweldo ka. So, yun ang mga exception. But as a general rule, bawal ang ating public funds gagamitin for religious purposes. Paano? Kung tatanggap ng pera naman, yung, for example, isang pastor, chaplain ba, sa isang event, which is nagpapa-part ng kanyang freedom of religion, may event doon na siya ang nangunguna sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero after that, tumanggap ng pera. Is that allowed? Kung donation lang, but not from the public funds, pwede yan. Kasi bawal yan. For example, ginagamit ang isang public funds. Example, pidap ni congressman, ginamit yan, ibibigay ni pastor ang para sa bayad niya, sa professional fees niya, sa pagbibigay ng... mensahe sa Bible, for example, that is illegal, that is unconstitutional. Violation yan ng church and state principle, separation of church and state. Kasi very clear ang batas. Under the principle of non-establishment clause, bawal magpatayo ang reliyon ng political party, bawal magpatayo ang reliyon ng party list, bawal gamitin ng public funds for religious purposes as a general rule. Kasi may mga exception naman dyan. Ano po ba yung mga exceptions sa ating saligang batas tungkol sa non-establishment clause? May mga exception, lala sa non-establishment clause. Like for example, exemption sa real property tax. Yung mga properties ng simbahan actually directly and exclusively used for religious purposes are tax exempt. Hindi dapat mag-avoid ang simbahan ng real property tax actually directly and exclusively used for religious purposes. Like for example, simbahan. Simbahan, exempted sa tax yan. Paano yung pagsimbahan tapos sa likod ng simbahan may mga restaurant, pinupahan na sa restaurant, yun, may bayad na yun. Kasi hindi naman directly, actually, exclusively used. Ang sabi na batas, actually, directly and exclusively used for religious purposes are exempted from taxes. Real property tax. But, yung mga, for example, isang simbahan, tapos sa likod ng simbahan, nagpa-opa siya ng Jollibee, nagpa-opa siya ng restaurant dyan, mga Chinese restaurant, may bayad na yan. Kasi hindi yan actually directly and exclusively used for religious purposes. Another, yung schools. Sabi ng batas, pag school kasi, bawal that it is majority of the ownership is owned by a foreigner. Bawal yan. That's why kahit namang international schools dito sa Pilipinas, majority they're owned by Filipino. Kasi bawal na majority of the stocks are owned by foreigner. May exception. Except if that school or educational establishment is owned by a religious mission.
or institution. Like for example, like yung LaSalle Brothers. LaSalle Brothers dati, hindi naman Filipino ang LaSalle Brothers. I think Irish yan. Like for example, dati ang UST, Kastila yan. But yun ang mga exemption na pwede. Pwedeng owned by 100% by foreigner or majority owned by foreigner as long as that foreigner is a religious mission or institution. Ang third naman, Jane, yung tinatawag na optional sa mga public schools. Optional pwede magturo ng religion. Optional. And of course, personal do ang magturo ng religion sa schools. But that is only optional. And lastly, yung tinatawag na appropriation of public funds sa like, yung sinasabi ko kanina, yung mga chaplain sa mga armed forces, sa mga kampo ng mga police, sa penal establishments, may mga chaplain doon na nagdadasa sa ating mga military members, mga armed forces, yan, may sweldo sila galing sa public funds. Because they are not only priest or pastor, they are also member of the armed forces. Ganun yan. Yes. Oh. Masingit ko lang, Miss Lala, doon naman sa mga, alam mo na, galing sa relihiyon, isa siyang government official, isa din siyang pastor. Pwede ba yun? Ah, pwede yan. Oh. Pwede yan kasi he's elected by the people. So pwede yan. For example, isa siyang pastor, tatakbo siyang presidente, pwede siya tumakbo presidente, walang problema yan. But of course, subject naman yan sa rules and regulation ng kanyang simbahan. Kasi baka requirement siya, pwede siya tumakbo, but kailangan siya mag-resign as the head of the church. Pwede naman ganun. At malinaw dyan na walang relihiyon. O baga, pwede lahat ng relihiyon na magtayo. Hindi pwede ang gobyerno lang magtayo o magtatag ng iisa lang. Dapat ang ating gobyerno respetuhin lahat ng reliyon. Yes. Malaking reliyon man yan, maliit na reliyon man yan, dapat respetuhin. And dapat ang ating government, there should be no official religion dito sa Pilipinas. And ano naman po ang mga aspeto ng freedom of religious profession and also worship? Okay, dito tayo sa mga sa aspeto. Dalawang klase ang paniniwala. Right to believe. And right to exercise one's belief. Right to believe, naniwala ka. Sabi ng batas, that is absolute. Absolute yan. Paano? Kung pinaniniwalaan niya aso? Kung naniniwala ka na yung Diyos na yan, yung aso mo, ay Diyos. Naniniwala ka na yung kahoy na yan. Yung Nara 3, na 1,000 years old na tree na yan. Yun ang Diyos mo. Right mo yan. Okay. Right to believe is absolute. Okay. Hindi dapat pinagbawal yan ng ating gobyerno. Kasi very clear ang ating saligang batas. The exercise of religious freedom, regardless of preference or discrimination, shall forever be allowed. So may forever in religion. Hindi po pwedeng i-discriminate. Hindi po no discrimination. Respetuin mo. Kung ano yung paniniwala mo, kung ang paniniwala mo, ang kahoy na yan, ang Diyos mo, ang aso na yan, ang Diyos mo, right mo yan. Right to believe is absolute. Hindi dapat yan i-regulate ng ating gobyerno. But, may exception. But the right to exercise one's belief is subject to the police power of the state. Iba yun. Right to believe, utak mo lang yan. Puso mo lang. Relationship mo lang yan sa Diyos. Okay. Sa Diyos mo. Absolute yan. Walang pakialam ang government sa'yo kung ano yung Diyos mo. Lagi sa pagmamahal. Ang pagmamahal, absolute yan. Kung sinong minahal mo, right mo yan. Dapat ang ating gobyerno hindi makialam kung sinong gusto mong mahalin. But if you exercise that love into action, yan, pasok na dyan ang police power of the state. Can you give us example? Example, right to believe. Naniwala ka na yung Diyos mo ang kahoy. Right? Right po yan, hindi pwedeng ipagbawal ng ating government yan. Yes. But if you put that into action, like for example, kumuha ka ng isang bata sanggol. Gusto mong patayin kasi gusto mo i-offer mo yan sa Diyos mo. Nako. Ilagay mo yung batang sanggol na yan, pinatay mo sa harap ng kahoy. Patay. Kasi in-offer mo, iba na yan. That is already infanticide. Murder. Diyan ang papasok ang pulis. Doon ang papasok ang pulis kasi huhulihin ka na. If you exercise one's belief, if you put that into action, subject na yan sa police power of the state. Like the case of Pura Luca. Yun. Naniniwala siya na pagsayo sa'yo, baka expression niya yan sa kanyang religious freedom. But if that religious freedom na ginagawa niya hurts sa feelings sa tao, lalo na
nagdamit siya na parang Jesus Christ sa online pa, tapos ang likod parang sa simbahan yun. Mm. So that is in violation yan ng revised penal code. Na. Oh, kapag may involvement na ng karahasan. Basta action. Action. Kung nasa isip mo lang yung Diyos mo, nasa reliyon mo lang, nasa isip mo lang, nasa puso mo lang, na ano yung relasyon mo sa Diyos mo. Oh. Right po yan. Kahit sampal-sampalin mo, bawal yun. Basta, sa isip mo lang, nadadasal ka lang sa Diyos mo, right po yan. Mm-hmm. But if you put that belief into action, and that action is illegal, unconstitutional, in violation sa revised penal code, yan, pwede nang pumasok ating gobyerno. Like for example yung i-offer mo yung sanggol sa kahoy, kasi in-offer mo sa Diyos mong kahoy na yan, pinatay mo yung sanggol na yan, that is already murder, that is already infanticide. But kung nagdadasal ka sa kahoy na Diyos mo, walang pakialam ang government sa'yo. Paano, Kuya Mark, pag dahil sa kanyang paniniwala, nag-desisyon siya na i-alay niyang buhay niyang magpakamatay, mag-suicide. Mm-hmm. Actually, suicide is not a crime. Okay. Suicide is not a crime. Mm-hmm. Sabi ng batas, ha, there is no law in the revised penal code na suicide is a crime. Pero idadamay niya ang karamihan. Pero kung nag pagkasama mo, public places siya. Magpapasabog siya. Magpapasabog. Yan, iba na yan. Iba na yan. Kung ikaw lang, kung magpakamatay ka, hindi mo pwedeng kulungin kung, for example, nagpakamatay ka, patay ka, paano mo ikulong patay ka na? Oh. Di ba? So, hindi crime ang magpakamatay ka, suicide. But kung pumatay ka ng ibang tao, crime na yan. Mm-hmm. And niwala ka na pag pumatay ka ng isang tao, sinamba mo ang Diyos mo. Hindi ibig sabihin na freedom of religion yan. Kasi you put already your belief into action. Pag if you put your belief into action, subject na yan sa police power of the state. So, I repeat ha, right to believe is absolute. Kung ano yung paniniwala mo, ano yung relationship mo sa Diyos mo, absolute yan. Walang problema ang government yan. But kung yung paniniwala mo, you put that into action. And that action is illegal, pwede kang makulong. So, hindi pwede sabihin niya na, pagpatay ko sa bata na to, is inoffer ko lang sa Diyos ko, freedom of religion to. Hindi ganun. Kasi if you put that freedom of religion into action, that is already subject to the police power of the state. Meron pang mga cases tayo, di ba, narinig yung mga ginahasa din. Oh, yan. Pero, yung pag-example, hindi labag doon sa ginahasa yung pag-ano ng kanilang leader. Paano yun? That is already illegal. Illegal. Kahit pa pumayag. Ano? Iba yung sexual. Iba yung sexual. Ang paggagahasa kasi iba yun. O iba. Ang paggagahasa, if it is voluntary, hindi panggagahasa yan. That is pure sex. Iba yung tinatawag na non-consensual sex. Pag non-consensual sex, that is rape. Yun yan. For example, isang leader, this is a U.S. case. U.S. case, may isang kulto doon sa U.S. na ginamit ito na jurisprudence. Mga batang babae, ginawang in-offer nila sa kanilang head of the church. So is it, tapos ang sabi ng head of the church, that is our exercise of freedom of religion. Hindi. Ang freedom of religion, ang paniniwala mo, walang karapatan ang ating gobyerno na makialam kung sino yung paniniwalaan mo. But kung if you put na, for example, nagagahasa ka sa isang bata, kasi daw in-offer mo yan sa for example, sa head ng church niyo, that is already rape na yan. And hindi mo pwedeng gamitin yung freedom of religion as an excuse. Eh paano naman po, Kuya Mark, kung manipulation? Kunyari, isang inosenteng babae, sasabihin mo na maniwala ka sa Diyos, parto ng religion. Isang babae na gustong maniwala sa religion mo din. Tapos, inano mo siya, parang minanipulate mo siya into believing na pag sumama ka sa akin or when you commit a sexual act with me, mas magiging, ito yung paniniwalaan ng Diyos. Ito yung, ako yung Diyos. Paano pa ganun naman? Kasi, don't forget, under the Philippine law, the rape law, iba yung rape law in relation sa freedom of religion. Kasi, when you say rape law, kasi, if it is voluntary, ang sabi ng batas, if you are already at the age of at least 18, you have daw the consensual act to do sexual intercourse. Mm. So, it means kung minor ka, kahit pumayag ka, that is already patawag na rape yan, lalo na pag below 16. Kasi under the new rape law in the Philippines, if you are below 16, kahit pa pumayag ang babae, rape yun. Kahit pa pumayag, rape yun. Pero pag 18, pumayag ang babae, hindi rape yun. Ang tawag doon, pure sex yun. Kahit manipulation? We say manipulation. May tinatawag tayo sa under the rape law,
pag-manipulation na parang sobrang panuloko na like, this is a case of sa Korea. This is a case of yung tinatawag na prostitutes. Yes. Oh. Nag-promise ka sa prostitute na bayaran mo siya ng 1,000. Mm. Pumayag ang prostitute na makipagtalik sa'yo. Mm. Tapos hindi mo siya binayaran, discam mo siya. That is rape. Mm. Rape yan. Under the new law ngayon, yung machination, ibig sabihin parang minamanipulate mo siya, niloloko mo siya, pumayag siya because of the money, promise of money, hindi mo binigyan, that is already rape. Oh, you know. Yan ang pinakamalinaw dahil kapag may involvement na ng crime, violence, and anything na laban talaga, talagang wala ng freedom of religion hindi doon. Hindi mo pwedeng gamitin ang freedom of religion as an excuse. Ayun. Kasi ang freedom of religion is absolute but only with respect to the right to believe. Mm. But to put that into action is subject to the police power of the state. Ayan. Ano naman po ang mga nakasaad sa ating saligang batas tungkol sa freedom of expression naman? Ay ba yun? Mm. Ang freedom of expression, right to express. Mm. No law shall be passed abridging freedom of press, freedom of press, expression, and speech. Mm. Ibig sabihin nun, right mo yan na magsalita. Mm. Right, man, because we are in a democratic country. Ayun. We are in a republican country, lalo na on matters of public concern. Hmm. Pag public concern ang pinag-usapan natin, Jane, right natin na mag-discuss about public concern. Eh, paano yan? Kahit magtanong ka, parang wala nang... Kahit nga... Parang nag-iba nata. Ano ba? Kahit lalo, for example, if you're criticizing a government officials, mm-mm. Right nyo yan bilang isang citizen. Mm. Because public office is public trust. Mm. You have the right to criticize government officials on his official act. Mm. Kasi on his official act, yung mga ginagawa niya, yung mga in the performance of his official function, yes, you have the right to criticize. Yes. Freedom of press, freedom of expression yan. Mm-mm. So, that is one of the highest constitutional right bilang isang Pilipino. Second, same level yan ng freedom of religion. Yung freedom of press, freedom of expression, one of the highest constitutional right na dapat respetuhin ng ating government. In fact, nakalagay po sa ating Supreme Court, very clear ang Supreme Court, pag may ginagawa ang government na naka-epekto sa freedom of press, freedom of expression, that act of the government is presumed unconstitutional. So therefore, ang government kailangan niya i-justify bakit constitutional yan? Mm. Kasi kung hindi ma-justify ng ating government yan, that is presumed unconstitutional. Tama. Break na tayo. Break lang muna tayo mga kapartners. Marami pa kaming itatanong, yes. Kuya Mark. At mga kababayan, para po sa lahat po ninyong mga katanungan, patuloy lamang po ninyong ipadala sa ating mga numbers na naka-flash sa inyong mga screens. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. I'm Dr. Emily Sevilla and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already because this will prevent you from aging faster. Ano nga bang ibig sabihin ng gastroenterology? Anong mga sakit ba ang maaaring ilapit sa isang gastroenterologist? Ikaw, ninanais mo bang malaman kung ano ang ibig sabihin ng gastroenteritis na nagkaroon kamakailan ng outbreak sa Baguio City? May kaibahan ba ang diarrhea at gastroenteritis? Totoo kayang nakakadiarrhea ang pagkagutom sa maiksing panahon? Nakamamatay kaya ang gastroenteritis? Ang maanghang ng mga pagkain raw ang sanhi ng heartburn? Nakatutulong nga ba sa digestion ang paninigarilyo? Abangan ang mga kasagutan nito ka-partners sa January 20 episode ng programang Mga Doktor ng Bayan. Tumutok at matuto sa usaping pangkalusugan dito lang sa SMNI.
I'm Dr. Emily Sevilla and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already because this will prevent you from aging faster. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Nagbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Muli sa mga kababayan natin, kung meron po kayong mga katanungan, eh po pwede nyo pong i-post yan sa ating mga social media accounts, sa ating live streaming, at pwede rin kayong mag-text. May number po tayong naka-flash sa inyong mga screen. Ms. Lala, para sa ating pagpapatuloy. Yes, kanina pinag-usapan natin yung freedom of expression tulad ng mga kinasuhan ni Attorney Mark like si Tony Fowler, di ba? Speaking of freedom of expression and obscene publication, ano po ba, at to what extent naman ang karapatan ng mga to? Yung freedom of press, freedom of expression and speech, they are not absolute. They are subject to the limitations ng ating government. Mm. So ano yung mga limitation ng freedom of... Hindi kasi pwedeng sabihin natin palaging freedom of press, freedom of expression. May, yes, may mga limitation din. Mm. One of the limitation yung tinatawag na law and libel. Law and libel, for example, nagsasalita ka dyan na malicious naman pinagsasabi mo para makasira ka ng reputasyon ng isang tao, that's already libel. Dalawang klaseng libel, may tinatawag na regular libel, may tinatawag tayong cyber libel. Another limitation, Jade, yung tinatawag na obscene publication under Article 201 of the Revised Penal Code. Yung ginawa ni Ms. Tony Fowler? Yun ang allegedly. Kasi hindi pa naman napapatunayan. Okay. Allegedly, ginawa niya. Mm-hmm. So yung video na upload niya na nagdala siya ng mga plastic na mga sex organ na lalaki, para himas-himas siya sa katawan niya. Mm-hmm. So ang tanong dyan, is it freedom of press, freedom of expression? Is it considered an art? Mm. Yun yan. So may batas kasi tayo ngayon. Pag obscene publication, bastos na yung ginagawa mo. Intentionally, pinakita mo kahit sa mga bata, mga minors, pwede may access doon. Yes. So that is already, hindi na matatawag na freedom of press yan. Kasi freedom of press, freedom of expression, yes, you have to do that, but not to expect na ma-corrupt na ang mindset ng tao, lalo na yung mga kabataan. Yun ang ibig sabihin ng obscene publication. Hindi absolute yan. They are subject to limitation ng ating government. Ano naman po yung tinatawag na freedom from censorship? Yung freedom from censorship, ibig sabihin, ano ba tinatawag na censorship? Kasi palagi natin narinig censorship or prior restraint. Ano ba ibig sabihin ng prior restraint? Ang prior restraint, bago ka magsalita, kailangan ka munang humingi ng approval ng ating government. Bawal yan. Hindi ka pwede humingi ka muna ng permit sa ating government natin bago mo batikusin ang isang politiko. Pero po pwedeng magtanong. Pwede magtanong, yes. Pwede bumatikos. Hindi lang magtanong. Pwede kang bumatikos if it is affects public interest, if it affects public concerns, lalo na pag yung ginagawa ng isang politiko is in the performance of his official function, hindi bawal magtanong, hindi din bawal bumatikos. Yes. Right na din yan because we are in a democratic and a republican government. Lalo na yung mga nagtatanong, mga kababayan natin. Kababayan. Pinadahan lang sa kababayan. So, hindi bawal yan as long as it affects public interest. Mm. So, ibig sabihin, yung word na censorship or prior restraint, ang ibig sabihin doon, humingi ka muna ng approval ng ating government bago ka magsalita. Bawal yan. That's why ang word na ginamit ng batas, freedom from censorship or freedom from prior restraint. Ibig sabihin, hindi ka kailangan humingi ng pahintulot ng ating gobyerno bago mo sila batikusin. Tama. Hindi mo kailangan humingi ng pahintulot ng any government agencies bago ka mag-exercise ng freedom of press or freedom of religion. So iba yung tinatawag kasi palagi natin i-balance, Jane, yung freedom of press, freedom of religion, and yung tinatawag na franchise, prangkisa. Ang prangkisa, that is a contract given by ng ating government through a legislation. May batas approved by the House of Senate and House of Congress. It is not a right, it is a privilege. But once it is granted, it is considered as a proprietary right.
Sa posisyon natin, attorney. Granted na eh. Oh, oh. It means it is a property already of SFNI. Yes. Oh. Therefore, hindi pwedeng tanggalin anytime without compliance of the due process clause ng ating saligang batas. Mm-hmm. Sabi nila, prerogative daw. Prerogative yan kung mag-renew ka, kung mag-apply ka. Prerogative yan ang mga congressman at sa mga senador. Mm-hmm. Prerogative, discretionary nila yan. Yes. But if na-approve na, hindi na discretionary yan. Proprietary right na yan ng franchise holder na dapat respetuhin. Tama. Dapat kung gusto nila tanggalin, dapat i-comply muna nila ang due process clause ng ating saligang batas. Mm. So hindi basta-basta na tanggalin kasi ayaw nila sa mga katanungan, ayaw nila sa news reporting, tanggalin nila ang prangkisa. Hindi ganoon. Kasi sabi ng batas, it is already considered as a proprietary right once it is granted. Therefore, kailangan i-comply mo na ang due process clause ng ating saligang batas. Hindi yun, pa, yun ang balancing of the legislative franchise in the freedom of press and freedom of religion. Oo. Sa SMNI, attorney Kuya Mark, may nilabag ba yung ating right to freedom from censorship? Yung ginagawa nila, sa tingin ko, parang ganun ang nangyari. That is already violation ng freedom of prior restraint. Kasi parang gusto nila na humingi muna ng pahintulot bago sila tanungin. Dapat kinonsultan nyo muna kami, tinanong muna kami. Bago hindi muna sa broadcast, live broadcast. So, bawal yan because we are in a democratic country. Yes. So, ibig sabihin, in a democratic country, kailangan talaga ang mga politiko, mga public servants, they should not be on your skin. Yun. Dapat hindi kayo balat sibuyas. Ang ibig sabihin doon, kung pumasok kayo sa politika, pumasok kayo sa gobyerno, ibig sabihin doon, handa kayong batikosin. Mm-hmm. Kasi kung ayaw mo magbatikos, mag-resign kayo dyan. Wala kayo dyan. Dapat mag-private na lang kayo. Mag-tinda na lang kayo ng itlog. Doon sa sari-sari store. Doon, wala problema. Hindi ka mabatikosin doon. Yes. But if you are in Congress, you are in government, you are subject to public consumption. Mm-hmm. You should not be on your skin. Kasi pag on your skin ka, dapat wala ka dyan. Baka mali yung pinasukan mo sa buhay mo. Kung ayaw mo bumatikos, magpapatikos, umalis ka dyan kasi hindi ka bagay dyan. Kasi public office is public trust. And government officials should not be on your skin because if you are a government official, you are subject to public consumption. Ms. Lala, attorney, may katanungan dito si Ms. Fatima Torres. Good day, Sir Mark. Just want to ask why the NTC suspended the SMNI in which the programs of our beloved pastors being aired. Is NTC violate our freedom of religion? Yun yan. So I think there is violation of freedom of religion. Bakit may violation of freedom of religion? May ibang mga member ng kingdom na hindi makapunta sa simbahan kasi senior citizen na, naka-wheelchair na. So ang gagawin nila, yung tinatawag na spiritual food nila, kinukuha niya yung spiritual food through the preaching of Pastor Apollo C. Kimuloy. Yes. So ibig sabihin, kung tanggalin yung TV, tanggalin yung radio, yung spiritually, magugutom sila. Mm. They were deprived of their spiritual food. Lalo na, na worldwide. Ang worldwide yan. Hindi naman makakapunta personally sila dito. And they're all watching. Oh. For example, yung sa ibang bansa na gusto makinig sa preaching ni Pastor Apollo Kibuloy. Nawala. Dahil, paano yung mga senior citizen na hindi na makalakad kasi baldado na. Gusto lang makinig, gusto lang manood. So they were deprived of the spiritual food. And that is in violation of freedom of religion. Yun yan. And second, ang NTC, hindi dapat sila magpadikta ng ating Congress. Ang NTC kasi is quasi-judicial. They should conduct their own investigation bago sila mag-suspend. Hindi dapat na mag-base sila sa kanilang suspension of the recommendation or the resolution ng ating House of Representatives. Hindi yung basihan, hindi yung batayan. Hindi pwede basihan yan. May sarili dapat ang NTC. The investigation of the House of Representatives is in aid of legislation. Ang investigation ng NTC is in the exercise of quasi-judicial function. So in violation ng separation of the equal protection, equal separation. The separation ng ating different agencies like the Legislative Department, the Executive Department, and the Judiciary Department. Another message naman po sa viewer natin from Minencia Gonzago.
Good AM po, attorney. Paano po yung class advisor ng anak ko na pinipilit silang bumili ng scapular saka religious reading materials na taliwas ng mga paniniwala namin. Private ba siyang ireklamo sa DepEd? Okay. Sabi ng ating government, ha, saligang batas, pag religious freedom, pag religious teaching, pag government, pag public schools, it should only be optional. Hindi dapat mandatory na magbibigay ng religious teaching sa mga public schools. Mandatory lang yan sa mga private, like for example, Catholic na mga eskwelahan, mga Protestant na mga eskwelahan, Pentecostal na mga eskwelahan, Islamic church, mandatory yan pa sa private. But pag government ang pinag-usapan, sabi ng ating saligang batas, it should only be optional. Kasi kung hindi optional yan, that is already in violation ng freedom of religion. Ano naman po itong freedom from subsequent punishment? Ang freedom of subsequent punishment, ibig sabihin doon, dapat, pag magsalita ka, dapat wala kang hinihintay na punishment. Kasi yung iba, natatakot magsalita. Kasi after nila magsalita, baka mamaya, may warrant of arrest na sila doon sa likod. Ganun yan. Subsequent punishment. Freedom from subsequent punishment. Dapat walang punishment sa in the exercise of freedom of religion, freedom of expression. But sabi ko nga, freedom of expression is not absolute, subject to the limitation, like law and libel, like obscene publication. Yes. But freedom of religion, freedom of expression is not absolute, but it is one of the highest constitutional right. Therefore, any government agency na gumagawa ng rules, gumagawa ng batas, gumagawa ng desisyon na maka-epekto sa freedom of expression, like yung desisyon ng NTC, mga MTRCB, mga ganun, yes, ang rulings nila are presumed unconstitutional because that affects freedom of press and freedom of expression. Presumed unconstitutional. Kailangan muna nilang i-justify na valid yung desisyon nila. Kung hindi nila ma-justify yan, the presumption will prevail. And that presumption is that decision or that ruling or that order is unconstitutional. Mm-hmm. Example nito, attorney, yung nangyari kay Eric, hindi ba? Or sa mga, madalas, sa mga hearings din, di ba? Mm-hmm. Yung freedom from subsequent punishment. O, yung yan. Mga resource person. Ang resource person, very clear yan. Resource person, ang ibig sabihin ng resource person, resource niya eh. Mm-hmm. Yes. Hindi sila accused. Mm-hmm. Even the accused should be respected. Even the respondent, I've been a lawyer for how many years? Ang mga akusado, nirespeto. Oh. Mas mabuti pang akusado ka sa isang criminal case, nirespeto ka, patdoon ka sa Congress, para ginigisa doon. Diba? And nakalagay po sa ating saligang batas, the right of a resource person should be respected. Ibig sabihin doon, a resource person, bisita! Oh. Ano ba gagawin mo sa bisita mo? Ibubuli mo? At saka hindi lang sagot yes or no. Hindi lang. Ibisita mo. Explanation. Bigyan mo ng kape. Oh, ayun. Bigyan mo ng lunch. Ayan. Usapin mo ng batido. O hindi, yung pasigaw-sigaw ka dyan. Oh. Pasigaw-sigaw, tapos yung mga sigaw, wala namang laman yung sigaw ninyo. Tapos i-co-content. O may risk pa na to cite you in contempt. Oh, dahil yun sa subsequent punishment. Yan ang sa no, subsequent yun. Punishment. Ayun. Yun yan, yung sabihin, freedom from subsequent punishments. Ayun. Napag-alimbawa. Ms. Lala? Yes, last question. May liability bang isang tao kung i-criticize niya ang isang official conduct ng isang public official? Oh, ito yun. Ito yung relationship natin, Jane. Yung pagtatanong. Ang pagtatanong, hindi bawal. Yes. Hindi din bawal ang mag-criticize. If you criticize a government official in the exercise of his official function. But kung i-criticize mo siya bilang isang asawa, i-criticize mo siya bilang isang private person, yan, pwede ka maging libel doon. Malibel ka na libel. But if you criticize a government official in the performance of his official function, that is freedom of press. Ang tawag doon sa ating batas kasama, Jane, yung tinatawag na qualified privilege communication. Under the principle of qualified privilege communication, as long as hindi mo mapapatunayan that statement is malicious, freedom of press yan, freedom of religion. So therefore, hindi kung i-criticize mo isang government official, hindi ibig sabihin libelous yan. Actually, you are just exercising
freedom of expression. And nakalagay po sa ating saligang batas, freedom or right to information. Ano yung tinatawag na right to information, Jane? Yung ibig sabihin doon, right ng taong bayan makialam. The right ng taong bayan malaman. Saan napunta ang kwarta ng bayan? Don't forget, public office is public trust. Very clear sa ating saligang batas. Sovereignty. Sovereignty resides from the people. And all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin doon, ang kapangyarihan ng ating presidente, vice-presidente, senador, congressman, mayor, governor, konsyal, galing sa taong bayan, pinagkatiwala sa taong bayan. So therefore, dahil pinagkatiwala lang yan sa taong bayan, ang totoong may kapangyarihan under the democratic principle ang taong bayan. Therefore, kasi ang totoong may kapangyarihan ang taong bayan, dapat ang taong bayan pwedeng magtanong, saan ginamit ang kwarta ng bayan? Ang tanong, paano gagawin niya taong bayan? Ang dami ng taong bayan. Paano yung si Pedro doon sa probinsya namin, doon sa Agusan? Yung probinsya namin doon sa Basilan, paano magtanong? Saan ginamit yung pera? Paano gawin ng isang ordinaryong si Pedro, si Juan de la Cruz? Ano niya gawin? Yes. Through the media. Ang media lang ang pwede mag-balance of this time or situation na normally hindi talaga balance. Ang mayaman, sobrang yaman. Ang mahirap, sobrang mahirap. Ang mga ordinaryong Pilipino, hindi pwedeng magsalita, magtatanong sa ating mga congressman, sa ating mga governor, sa ating presidente, senador. So paano gawin niya ng isang ordinaryong Pilipino? Gawin niya sa tulong media. Ng ating media. So yun ang ginagawa. And that is part of freedom of press, that is part of freedom of religion, and that is part of the democratic principle of the Republic of the Philippines. Ms. Lala, may mga katanungan tayo dito sa YouTube. Yes, from YouTube, what exactly is religion? Believing in a person or group in authority heading a certain group. Believing in a person or group in authority heading in a certain group. Ang ibig sabihin ng religion, that is your relationship to your God. Yun ang ibig sabihin ng religion. Okay? Ang freedom of religion, absolute yan, basta yung paniniwala lang pinag-usapan natin. Kung naniniwala ka na yung kahoy na yan, yung punong kahoy na yan, ang Diyos mo, right mo yan. Hindi ka dapat pakialaman ng ating gobyerno. Yes. Pero, kung gawin mo yung paniniwala mo into action, and that action is illegal, that action is criminal, pwede kang idemanda ng ating gobyerno. Yun ang ibig sabihin doon. So, yun ang tinatawag na freedom of religion. But under the principle of that establishment clause, dapat hindi makikialam ang ating government sa affairs of the church. Like for example, isang simbahan, gustong tanggalin si Pedro bilang member ng simbahan. Pwede ba si Pedro pupunta sa ating government mag-file ng petition for certiorari, prohibition, mandamos, compelling the church na babalikin siya uli? Hindi. Bakit? Ang ating government, ang ating court, walang authority na makialam sa affairs ng simbahan. Yes. Under the principle of separation of church and state, hindi dapat makialam. Yun ang tinatawag na freedom of religion. Ang freedom of religion, dalawa yan ha. Freedom to exercise one's religion and freedom to exercise religious profession. So iba yung religious profession, iba yung tinatawag na religious belief. Yan, Ms. Lala, para sa iba pang mga katanungan mula naman sa Facebook. Yes, ang question naman ay good morning po, attorney. For example, ang isang pare or pastor ng rape sa loob ng church, makakasuhan po ba siya ng rape ng state kahit meron tayong separation of church and state po? Yes, makasuhan siya dyan kasi that is already in violation ng ating batas. Hindi mo pwedeng gamitin ang freedom of religion as an excuse ng isang krimen. Yes. Hindi mo pwedeng gawin yan. For example, if you are a priest tapos nanggahasa ka ng madre, for example, and hindi naman consensual ang sex, but that is by force, by threat, by intimidation, pwede ka madimanda ng rape. Bakit ka madimanda ng rape? Kasi nga, hindi na yan matatawag na freedom of religion. Freedom of religion is absolute, but only refers to your belief.
But if you put that into action, that is already subject to the police power of the state. Yeah. Para sa iba pang mga katanungan mula naman kay Ezekiel Dicaen, attorney, tanong lang po, bakit si Brother Eddie Villanueva may party list? Salamat. May party si Brother Eddie, but iba yun bilang isang Pilipino. I think yung party list niya is si Bak yata, si Bak party list. Yeah. Bilang isang Pilipino, you have the right to form a party list. But hindi iba yun sa kanyang reliyon. So ang sabi lang ng batas, bawal ang reliyon maging party list. But hindi ibig sabihin na yung mga members ng reliyon hindi mag-support ng party list, hindi mag-organize ng party list bilang isang Pilipino. Hindi pwedeng maging title the Catholic party list. Ah, hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Ms. Lala, para sa iba pa. Next question. Attorney Mark, masasabi niyo sa pagbanta sa inyo nung second hearing na kayo ay i-contempt dahil sa pag-post niyo ng illegally detained na sila Ka Eric at Dr. Badoy. Nako. Pagbanta 'yon, but don't forget ang contempt power ng ating Congress. That's why mahirap kasi yung tinatawag no low knowledge is more dangerous than over knowledge. Bakit? Ito yung isang congressman ito, hindi abogado to nagmamayabang lang, but hindi siya abogado. So akala niya, ano yung contempt power? I think kulang siya ng seminar sa mga power ng mga congressman. Bakit? Ang contempt power ng isang congressman, iba sa contempt power ng korte. Ang court may tinatawag na direct contempt, may tinatawag na indirect contempt. Ang direct contempt, yung nanggugulo ka sa proceeding sa korte. Direct contempt. Ang indirect contempt, nanggugulo ka outside sa korte. Yes. In this case, is the Congress may power ba of contempt? Yes. But only direct contempt kung nanggugulo ka doon sa hearing, sa committee meetings, committee hearings. But kung may sinasabi ka outside sa court, wala kang authority. Tama. Wala kang authority to do that. Wala kang constitutional right to do that. Bakit? Wala yan sa ating saligang batas na ang mga congressman may indirect contempt power. They only have direct contempt power. Meron nga ako nakita doon, attorney, doon sa hearing ninyo, sabi, nakita ko ang post mo dito sa Facebook. Dapat i-delete mo ito. I think follower ko yun. Follower ko siya. Thank you sa naging follower ko yung congressman na yun. Follower ko or stalker ko. Dalawa na yan. Sabi naman dito, mula naman kay Andres Mendoza, Miss Lala, anong tanong po ni Andres Mendoza? Paano naman po, attorney, kung ang isang Muslim ay mag-enroll sa isang Catholic school? Maaari bang i-exercise ng student ang kanyang freedom of religion kahit sa ibang school with a different belief, lalo na kung ang kurso ay available lang sa isang school na yon? Okay. That's a good good question. But may Supreme Court decision na ito, Lala, about yung pag-balance ng academic freedom and freedom of religion. Yes. Sabi ng batas, if you enter a school, for example, pumasok ka sa school na isang Catholic school, dapat sundin mo ang rules and regulation ng school na yan. Kung ayaw mo sumunod dyan, di huwag kang mag-enroll dyan. So, yun ang sabi ng batas. So, ibig sabihin, nirespeto yung freedom of religion mo, but of course, respetuhin mo din ang rules and regulation ng school na yan. Kung ayaw mo ng school na yan, you have also the right to enroll to another school. So, yun ang ibig sabihin doon. So, ibig sabihin, hindi pwedeng pilitin ang school na respetuhin ang religious exercise mo or religious profession mo or exercise of your religious belief kasi mayroon din sila tinatawag na academic freedom. O paano naman po pag isang Muslim tapos pinapadasal siya ng isang Christian way of praying? Yes. That's why bawal yan sa religious freedom ng isang Muslim. But of course, kung ayaw na sa school na yan kasi isang Catholic school, of course, respetuhin at nag-Catholic school ang kanyang reliyon. Yes. But of course, mandatory na respetuhin din yung rules and regulation ng school na yan. So yung iba dyan, under the Supreme Court decision, dapat hindi siya pwedeng pilitin na magdasal. Mm-mm. But hindi din siya pwedeng i-compel ang school na sundin ang kanyang religious profession or religious belief. So the best thing na gawin ng isang Muslim student na yan is mag-enroll na lang sa ibang school kasi may option naman siya na pupunta sa ibang schools. Ayan. To wrap up our discussion for today, Kuya Mark, Miss Lala. Kuya Mark, ano ba yung moral lesson na dapat tandaan ng ating mga kababayan pagdating dito sa
freedom of religion and freedom of expression. Dito na tayo mag-focus na sa yung freedom of religion. Ang freedom of religion, ang ibig sabihin doon, right mo na maniwala. Karapatan mo na maniwala. Forever yan ibibigay sa iyo ng ating government. Hindi pwede ipagbawal ng ating gobyerno kung sino ang paniniwalaan mo, hindi pwede ipagbawal sa ating government. Yan. Ang pinagbawal lang, kung if you put your paniniwala into action, and that action is illegal, that action is criminal, yan, pasok na ang ating government dyan. Yun ang tinatawag na police power of the state. And second, yung non-establishment clause, ang ibig sabihin doon, ang ating government, ang Pilipinas, walang official religion. Kasi kung otherwise, kung may official religion, may violation na yan sa tinatawag na non-establishment clause ng ating salikang batas. Dito naman tayo sa freedom of press. Ang freedom of press and freedom of expression is one of the highest protected, one of the most protected constitutional right, yung freedom of press and freedom of religion. Dapat respetuhin yun ng ating government, and the government officials should not be on your skin. Huwag kayong balat sibuyas. Kasi if you enter government, ang ibig sabihin doon, subject kayo sa public consumption, subject kayo sa public criticism, subject kayo sa mga marites. Kung ayaw nyo dyan, umalis kayo, magbenta kayo ng balot, benta, punta kayo sa sari-sari store, magnegosyo na lang kayo, walang problema. But if you and government and in the exercise of your free, of your official function as a government officials, dapat asahan mo na talaga na i-criticize ka kung ayaw sa'yo ng taong bayan. Because public office is public trust. Yan. Maraming salamat kayo, Mark. Ms. Lala, Sir Mark, kung may mga katanungan ng ating mga kababayan, paano ba kayo makokontakt para sa isang libre, libreng legal consultation? For more legal advice, you can follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw, youtube.com/MarkTolentinoLawBlog, or sa TikTok, hanapin nyo lang po Kuya Mark Tolentino Rumble, Pinoy Legal Minds. And you can also call me sa mobile, sa WhatsApp, sa Viber, sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. How about you, Ms. Lala? Saan kayo naman mas susundan? Yes, you can follow me on my social media accounts on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram at Lala Vinzon. Ayan, muli, maraming salamat mga kababayan at sa ating pinakamamahal Pastor Apollo C. Quiboloy sa pagkakataong binigay po ninyo sa amin. Muli, sa ngalan po ni kapartner MJ Mondihar, ako po si kapartner Jade Calabroso. Tutukan muli sa susunod na Sabado dito sa programang tatalakay sa ating karapatan at kaalaman batay sa batas. Ito ang Pinoy Legal Minds. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. I'm Dr. Emily Sevilla, and I specialize in aesthetics, anti-aging, and regenerative medicine. The good thing about Vine Aesthetics is we tailor fit our services. We personalize our services because we don't want your investment to go to waste. I always say that prevention is better than cure. So it would really be best if bata ka pa lang, you're actually starting to take care of your skin already, because this will prevent you from aging faster. This portion is brought to you by Vine Aesthetics. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.